Hey, what's up guys? This is Clyde Beans TV. Welcome back to our YouTube channel. So ngayon meron naman tayong isang desktop na ayusin. Galing ulit ito kay Sir AJ Moreno ng Palmera Woodlands. Shoutout ko sa inyo, Sir AJ. So ngayon, ang problem naman nito is no display din siya. May power siya pero no display. So most likely ang mga problema nito is syempre una nandyan yung madumi o malikabok yung unit, and then yung RAM baka madumi rin or damage na talaga, kailangan ng palitan. Then check din natin yung motherboard kung wala pa siyang problema. Well guys, this video is brought to you by CareTech Computer Repair Services. Kaya kung meron kayong mga katanungan tungkol sa computer, pwede nyo i-comment down below sa ating comment section para mabigyan natin ng kasagutan. So guys, samahan nyo ako at silipin natin yung loob ng unit. Oh no! Ayan na nga. Grabe na ang dumi. So yun na nga guys, nakita na natin yung problema. Sobrang dumi niya. So ang una nating solution dyan is linisan muna natin siya. Then check natin, i-try natin kung gagana na siya. At kung hindi, check natin yung kanyang RAM. Baka kumapit na yung dumi dun sa kanyang mga contacts. And then after that, kapag ka okay na siya, try din natin yung iba pang parts kung wala naman silang problema. So ngayon naman sa prevention, katulad nyo nga na lagi kong sinasabi, please wag naman natin pabayaan na maging ganito na siya. Kung araw-araw natin siya ginagamit, at least 6 months, ipalinis natin siya. Or kung hindi naman, siguro pinakamatagal na yung 1 year talaga. So now guys, samahan nyo ako ngayon na linisin natin ito at saka i-troubleshoot na rin natin. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Halos wala ng thermal paste to ah. Ang tanong, kagana pa kaya? Ilang taon kaya itong hindi nalinisan. So guys, nabaklas na natin, linisin muna natin to gamit ng blower, tapos punasan natin, brushin natin, pati na rin yung motherboard, tsaka heatsink.
Okay, malinis na ang kaha. Assembly na tayo ulit. So, yan, tapos na natin linisin lahat. Motherboard, yung heatsink, yung fan, yung casing. So, ngayon, ibang approach o procedure ang gagawin natin para i-troubleshoot siya kung bakit wala siyang display. Kung dati ginawa natin siya is nilagay muna natin siya sa casing bago natin siya tinry. Ngayon, ang gagawin natin, wala muna sa casing. Koconnect natin siya lahat, then saka natin i-try. Then, pag wala pa rin display, saka natin siya ito-troubleshoot. So, gato siya ng thermal paste. Then, lalagyan natin siya ng speaker niya para ma-monitor natin kung ano yung mga beep errors niya. Try muna natin siya ikabit, then power on natin siya ng walang RAM. Tingnan natin kung ano yung magiging beep sound niya. So, yan yung tunog pagka walang RAM. So, since tumunog siya ng walang RAM, pwedeng indication yon ng hindi pa sira yung kanyang motherboard. So, ngayon, lalagyan natin siya ng RAM para matest natin yung mga RAM kung okay pa. So, yun yung tunog na nag-boot siya. So, as you can see, kung papakita ko sa inyo sa monitor, ayun, nag-boot na siya. Yung isang RAM na yun is okay pa yun. So, test natin yung isang RAM ulit. So, ito, hindi siya tumunog pagbukas natin. Naka-on na yan, hindi pa rin siya tumutunog, matagal na. So, most likely, sira yung isa or medyo marumi pa. Try natin na siya lang mag-isa yung ilalagay natin. Set aside na natin yung gumana kanina. Yun. So, yung tunog na yun, yung beep na yan, yung beep sound na yan, ibig sabihin, nag-boot up na siya. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, as you can see, nag-boot up na siya. So, ibig sabihin, ayos pa yung dalawa nating RAM. Although, magkaparehas naman ng frequency yan, so, pwede talaga magsabay yan. So, ngayon, try natin sila ulit pagsabayin. Uh-oh. Ayaw pa rin. Oh, no! So, subukan natin pagpalit-palitin. So, yun guys, tinesting natin na magkasabay itong dalawang to. Ayaw nila gumana, pero pagka isa lang, bawat isa lang sa kanila, gumagana naman. Tapos, tinesting din natin itong dalawang slot. Okay naman to. So, ngayon, para ma-check natin, tatry natin itong dalawang magkaparehas ng brand, dalawang magkaparehas ng frequency, at saka magkaparehas ng capacity. Try muna natin. So, yan. Sinalpakan natin siya ng RAM na parehas ng brand, parehas ng frequency, parehas ng capacity. So, okay siya. Nag-boot siya. Dalawa yan. So, kung makikita nyo rito sa monitor, ayan. Nag-boot na siya. So, ito ngayon yung i-explain natin sa client natin kung ano yung problema ng kanyang unit. So, now, pwede na natin itong i-assemble sa kanyang casing. Then, kontakin na lang natin si client para makabili tayo ng piyasa. Thank you.
So yan guys, nabuo na natin siya ulit, na-assemble na natin, and nakabili na rin tayo ng RAM. Kabili tayo ng HyperX Fury na 8GB 1333 na RAM. So kabit natin, then test natin. So yan guys, as you can see, gumana naman siya. So goods na to, and pwede nating i-deliver ulit sa client. So yun lang, after nating linisin and palitan ng RAM, okay na siya ulit. Running smooth naman. And maraming salamat po sa pagtitiwala, Sir AJ Moreno. Okay na po yung ating desktop unit. I-deliver ko na lang po sa inyo. So well guys, kung meron kayong mga iba pang katanungan and suggestion, welcome po tayo na i-comment yan dun sa ating comment section sa baba. At sa mga gusto rin naman magpa-shoutout sa ating next video, mag-comment na lang din kayo sa comment section sa baba. And please guys, don't forget to like and share this video and subscribe to our YouTube channel. And that's it guys, thank you all for watching and God bless.